Hi, hello, good afternoon. Mary Grace Stein here. Sa mga hindi pa ako kilala, ako po ay isang dating OFW. At ngayon ay isa ng housewife dito nakatira sa Okinawa, Japan. So isa rin akong life coach ng John Maxwell at isa rin akong associate financial planner, AFP. So today, ang ating topic is about financial literacy. So how to build a strong financial foundation. Ang aking i-share sa inyo ay ang isang benefits ng pagiging member ng IMG. So all right, let me share my screen. Okay, so si IMG ay International Marketing Group. Isa siyang brokerage company na ang mission is makatulong sa ating mga Pilipino na maturuan tayo about financial literacy. Paano ba magkaroon ng strong financial foundation? Dahil sa atin sa Philippines, talagang marami ang nahihirapan, especially ngayon na may pandemic. Okay, so ano ang maitutulong nito sa atin? So si IMG ay nakipag-partner sa mga companies para mabigyan tayo ng bihikulo at kung paano tayo magkakaroon ng income kahit nasa bahay lang tayo. Okay, so sa pamamagitan ng pag-aaral ng financial literacy, paano natin i-grow ang ating financial foundation? Kasi nga naman, yun yung kakulangan sa atin. Hindi tayo gano'n naturuan kung paano ba mag-ipon, paano palaguin ang pera para pagdating ng panahon, lagi tayong handa. Katulad ng ganitong sitwasyon ng pandemic, marami talaga ang walang ipon, kaya marami ang nahihirapan, especially pag may nagkakasakit sa family. Okay, so ano ang mga problem na meron tayo ngayon? So itong challenging future talaga, di ba? So sabi nga dito, a large number of Filipinos will face increasing challenges in four major areas. Ang unang-una, yung uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So karamihan talaga technology na, di ba? So dito nga sa Japan, yung sushi, dati may nagsaserve ng sushi. Ngayon, pipindutin mo na lang kung ano yung order mo at umiikot na rin lang yung pagkain. Pupulutin mo na lang kasi may number doon nakalagay. Kung para sa'yo yun, kukunin mo na lang. So dati na maraming mga waitress o waiter na kailangan, ngayon hindi na kailangan kasi lahat na ngayon is push button. Lalo na yung pag-o-order, di ba? Yung Uber Eats, yung sa mga restaurant, hindi tayo makapunta. Katulad sa amin dito sa Okinawa, bawal kami pumunta sa restaurant. So, ang ginagawa namin, nag-order na lang kami ng food. So, dinideliver na lang sa amin. So, ngayon, syempre, yung restaurant na yon, mawawalan sila ng work, di ba? Yung mga dating, sabihin natin, ilan silang waitress doon, syempre, magka-cut cost sila. So, ilan na lang ang may trabaho, yung iba aalisin. So, marami din ako mga kakilala, kaibigan dito sa Japan na nawala ng trabaho, kahit sa Philippines, kahit malaking company, madami silang inaalis pansamantala kasi kulang naman ang customer, di ba? So malulugi din yung company. So kaya ngayon talagang alam ko marami ang walang trabaho. So pangalawa, yung low savings and high debts have a major impact on retirement. Many people may have to work beyond 65 years of age to survive. So talagang halos wala talagang ipon, di ba? Talaga naman sa atin, before pa nga magsweldo, ubos na yung pera. Kaya talagang mahihirapan ang mga pamilya, lalo na yung nagkakaedad na, lalo na natanggal ng maaga sa trabaho, di ba? So katulad sa amin, sa yung husband ko sa military, next year magre-retire na siya, 53 years old pa lang siya. So karamihan sa mga military, after nilang mag-retire, nagtatrabaho pa rin sila kasi kulang pa rin yung kanilang naipon o baka wala pang naipon. Karamihan bumibili ng bahay, ng sasakyan. So ang naiiwan, retire na sila, naiiwan yung mga bayaran, di ba? Bayarin. So madami pang babayaran. So kailangan pa nilang mag-work. Lalo na ngayon na
hindi pa nga time na para mag-retire, maraming pinapa-retire ng maaga. Eh kung meron silang mga hinuhulugan ng mga bahay, nag-aaral pa ang mga anak, so isang malaking problema yon. Talagang kailangan talaga na magtrabaho, maghanap pa talaga ng trabaho, ng income para masustentuhan yung mga pangangailangan. So yung number three, yung high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. So itong cost of education, talagang every year yan tumataas, no? Kaya maraming hindi nakapag-aral. Katulad sa akin, maagang nawala yung tatay ko, 38 years old siya nung namatay. So kami lang talaga, ang nanay ko naman, elementary lang yung natapos niya. So wala talaga kaming chance na makapag-aral. So yung dalawa kong kapatid nakapag-aral dahil ako nag-abroad. So ako hindi nakapag-aral. So yung education talaga ng mga bata, dapat talaga na i-prepare yan. Pero paano maipiprepare kung yung magulang hindi rin nakapag-aral, di ba? So mahal, pamahal ng pamahal. Kaya dapat talaga kung gusto natin na yung mga bata is makapag-aral, talagang ipiprepare natin ng maaga. So yung number four, increasing cost of living. Make many people have difficulty in saving money for their future needs. And then their needs arises. Emergency repair, illness, tuition, and other. Their only option is debts or credit card, di ba? Or mangungutang. So ito, lahat talaga nagmamahal. Especially ngayon, ang daming nagkakasakit. Talagang halos hikahos yung mga tao kasi hindi nakahanda para sa emergency fund, di ba? Walang pang-emergency. Pag meron mang konting naipon, pag mahaba naman na yung emergency katulad ngayong may pandemic, mauubos na yung inipon, di ba? Hindi naman ganun kadami ang usually naiipon natin. So yun talaga ang problem. So yung pagtaas ng bilihin. So paano natin magagawa niya ng paraan? So yung bilihin talagang tumataas, hindi natin yan makokontrol. So ang kailangan natin gawin is dagdagan yung ating income. Sabi nga dito, living in one of the wealthiest country in the world like US, many people may still retire poor. So totoo yan. Ang daming nagre-retire, especially yung mga Pilipino na nasa abroad. Sabi nila hindi na sila makauwi kasi wala daw silang naipon. So nahihiya naman umuwi sa Pilipinas na walang-wala. So marami pala kahit mga Pilipino na nag-abroad na talagang mahirap ang buhay doon. So hindi lang naman pala yung mga nasa Pilipinas, kahit pala nasa ibang bansa, kahit dito sa Japan, ang dami dito na talagang wala din pera. Halos ang salary nila tama lang sa pagkain nila. So yun talaga ang problem natin. So itong mga problema na to, kailangan natin tong magawa ng paraan, di ba? So itong company ng IMG talagang tumutulong siya na i-educate tayo. So paano ba talaga, no? Paano ba makapaghanda? Mas maganda sana natutunan natin to ng mga bata pa tayo. Kaso talagang hindi naman to itinuro noon. So swerte natin at may nag-invite sa atin dito para mapag-aralan natin. So sino ba talaga yung nagko-control ng ating future, no? Sabi dito, your future is not in the hand of your employer nor your union or your government. It is neither in the hand of your bank or your broker. So hindi daw pala ang employer. Karamihan sinasabi natin, ay ang ganda naman ng work ko eh. Ah, nasa abroad naman ako, yung employer ko, susweldohan ako. Ay okay lang yung government, bibigyan ako ng pera. So yun talaga iniisip natin, di ba? But pag ganito nakahaba ng panahon, almost mag 2 years na, di ba, na ganito ang sitwasyon natin, talagang mahirap. So kahit gobyerno, hindi na rin kakayanin, di ba? So hindi pala yan nasa hand nila, no? The future is in your hand. Make money, dapat ikaw ang gagawa. Wala namang magtatrabaho ang iba para sa'yo, hindi naman pwede, di ba? Talagang tayo ang gagawa. Then save money, sino ang magsisave? Siyempre tayo din. Pag binigay natin yan sa magulang natin o sa kapatid natin, talagang gagastusin nila yan. Kailangan tayo ang nagtatago niyan. Then accumulate money. Sino ang magpapadami ng pera natin? Siyempre tayo din. Pag iniwan natin yan sa kapamilya natin, uubusin yan, di ba? Sino yung magpo-protect? Siyempre tayo din. So lahat pala, pagdating sa pera, dapat tayo ang may control. Sabi nga dito, be your own money manager. Understand how money works. Paano ba mag-work ang money?
make money work for you, patrabahuhin daw yung money. So ang money pala nagtatrabaho. So alam niya ng mga successful, mga mayayaman, na ang mga mayaman nag-enjoy yung money nila, nagtatrabaho para sa kanila, di ba? Nilalagay nila sa magandang investment at yung interest noon, yun yung pera nila, yun yung income nila. So dito, you can build up a strong financial foundation. Pwede naman pala na mag-build tayo ng strong financial foundation. So saan siya nag-uumpisa? So pag-build ng strong financial foundation, nag-uumpisa yan sa baba. So unang-una, kailangan natin meron tayong plano. Saan ba tayo papunta? Diba? Anong klaseng buhay ba ang gusto natin? Magkakano bang income ang gusto natin? Siyempre, dapat alam natin kung ano yung gusto natin kasi hindi tayo makapag-build ng, kung sa bahay, hindi tayo makapag-build ng bahay na hindi natin alam kung anong klaseng bahay papatayo natin. Hindi tayo makapag-build ng building kung hindi natin alam kung anong klaseng building papatayo natin. Diba? So to build a strong financial foundation, kailangan talagang meron tayong planning. Parang sa bahay, meron tayong blueprint. Anong klase ng kabuhayan pa ang gusto natin? Gusto ba natin na titira lang tayo sa bahay kubo? O gusto ba natin titira tayo sa mansyon? Gusto ba natin may swimming pool? Gusto ba natin ilang palapag ang bahay natin? So, syempre dapat alamin natin bago pa tayo pupunta sa kung saan, di ba? So once na alam na natin, may plan na tayo saan natin gusto tumira, anong klaseng bahay ang gusto natin, ilang anak ang gusto natin, saan college siya mag-aaral. So lahat ng yun dapat sa umpisa pa lang may plan tayo. Then sunod, protection in life. Ang sunod natin gagawin, syempre, yung plan natin na yun, then una pala maggagawa tayo ng paraan na mag-increase ang ating income. So kasi syempre, kung halimbawa ang natapos natin is sabi natin college, pero yung salary natin is tama lang, di ba? Baka hindi natin kayang bumili ng bahay, baka hindi natin kayang pag-aralin ng anak kung marami ang anak, di ba? So kailangan natin ng additional income. So yung additional income dapat matutunan natin paano ba tayo magkakaroon ng additional income samantalang meron tayong full-time job. So ano ang mga option ngayon? So especially ngayong pandemic, nauso talaga yung mga online. So online ka na nagbi-business, kahit may work ka, pwede pang mag-business ng isa pang business. Hindi katulad noon na ang part-time job, talagang yung oras mo ang binabayaran. But ngayon, nauso na yung mga online, mga network marketing, so pwede yung mga ganon, no? Nagagamitin mo lang yung social media para ka makapag-promote, then babayaran ka ng company. So isa yun, mga ways na madagdagan para ang susunod mong gagawin is magkaroon ka ng practice for protection in life, healthcare, at saka kung yung disability. Katulad ng tatay ko noon, nung namatay siya, meron nga siyang insurance, kaso napakaliit, hindi talaga kami kayang itaguyod, no? Then sunod, health. Itong health naman, katulad ng nanay ko, wala siyang healthcare noon, nagkasakit siya. Hanggang namatay yung nanay ko, wala talagang pambayad sa hospital. So, yung mga naipon ko, syempre, yun ang ibabayad ko, di ba? Kasi hindi ka naman pupunta sa ipapakonfine sa hospital kung wala kang pambayad. Yung kapatid ko rin na lalaki, nung na-discrash siya, wala din insurance, wala din healthcare. So, talagang yung mga naipon ko na naman ang ibinayad ko sa hospital. So, itong disability, katulad ng kapatid kong lalaki na na-accident sa motor, na pagamot ko nga siya, kaso hindi naman na nabalik sa dati yung kanyang katawan. So hindi na talaga siya nakakapag-work. So ngayon, wala naman siyang income. Una, binibigyan siya ng SSS noon ng 1,800 a month. Tapos after ilang buwan, tumigil na yung SSS sa pagbigay. So hindi naman pala forever na binibigyan. So yun, hindi siya nakaready, di ba? Then dapat pala, ma-ready natin yan. Just in case anong mangyari sa family natin or sa atin, at least naka-ready yan. Yung mga family, hindi naman mahihirapan. Then yung pangalawa, yung manage debt and reduce liability. So kung meron tayong mga kautangan, unti-unti na nating bayaran. Kung meron tayong mga bagay-bagay na nandiyan na hindi naman natin ginagamit, baka kailangan na nating i-dispose, di ba? Para mapakinabangan natin. Kasi minsan, especially yung mga bahay na malalaki na wala namang nakatira, especially
especially yung mga nasa abroad, ang laki ng bahay, syempre yung liability yon. Kapag ka walang nakatira, walang gumagamit nun, tapos nasisira, ang gagawin mo, paayos ka lang ng paayos hanggang nauubos yung pera mo na wala namang pakinabang, di ba? Baka pwedeng iparent. So yung mga ganong bagay. Then sunod yung emergency fund. So dapat lagi tayong may ipon. Sabi nga ni Bo Sanchez, mag-iipon daw ng at least 10% or 20% ng ating income. Dapat daw yan is nakasave or ini-invest. Kasi just in case of emergency, meron tayong perang ilalabas. So importante pala na meron tayong pang emergency fund. Kasi katulad nitong pandemic, hindi natin akalain. Nung una, akala ko ang pandemic, mga ilang buwan lang. Kaya sabi ko, ay, hindi na ako bibili ng mask kasi madali lang yan. Hindi natin akalain na inabot na ng magdadalawang taon, meron pa rin pandemic, di ba? So kung nawalan ka ng work, anong kakainin mo? Especially kung nagre-rent ng apartment, di ba? Nagre-rent ng bahay. Kung sarili mong bahay, medyo okay pa. Kung nagre-rent ka, papaalisin ka ng ano, pinagre-rentan mo kasi kung hindi mo mapapayaran, di ba? Then sunod yung build up savings and investment. So once na natapos mo na yan at yung iyong extra na income mo is madami pa, na sumusobra pa, then saka ka palang magbi-build up ng savings. Magsisave ka na or mag-i-invest. So dapat pala tapusin, magkaroon tayo ng mga protection na yan. Kasi pag wala pala tayong protection, pagdating ng emergency, lahat ng mga naipon natin is mauubos din yan. So dapat pala sa umpisa pa lang talagang meron na tayong nakalaan para dyan. So katulad sa amin, dahil ang asawa ko is nasa military, kami ay sagot ang healthcare namin. So pag retire ng asawa ko, meron kaming healthcare. Pero kahit meron kaming healthcare, kumuha pa rin ako ng healthcare. Pero yung healthcare na kinuha ko, para yun sa investment. Ginagawa ko siyang investment. So yun. So dapat sundan natin ito mula sa ground. Dapat merong plano. Then after ng plano, alamin natin kung magkano yung gusto natin na kailangan nating pera. Kasi yun ang gagawin natin. Maghahanap tayo ng vehicle na magdadala sa atin doon sa gusto nating puntahan, no? Kasi baka mamaya ang pangarap mo is milyones, tapos yung bihikulo mo hindi naman makagawa ng milyones, no? Baka ang kaya lang gawin ng ano ilang thousand lang, o di hindi ka makakarating doon sa ano pupuntahan mo, hindi ka makagawa ng foundation ng bahay mo, di ba? So yun, hindi ka makagawa nitong strong financial foundation. So galing sa plan natin, kailangan meron talaga tayong gagawin. So ano, ilan yung gusto nating gawin? Parang isipin lang natin, papatayo tayo ng bahay. So ano kalaki ng bahay ang papatayo natin? So dun tayo mag-uumpis sa mag-plan. Then ano ang bihikulo natin para mapatayo natin yung bahay na yun? Diba? So yun. So kung magkano yung kailangan natin, isulat natin anong bihikulo ang magbabagay dito. Kasi kung hindi bagay yung bihikulo dun sa yung gustong mapuntahan, baka hindi ka makakarating. Di ba? Hindi mo rin ito matatapos. So, importante na matapos mo itong pyramid na to. Okay, so ngayon, sabi nga, new world of possibilities. The era of the informed consumer, from do-it-yourself, home improvement to self-booking travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco or SNR membership. More people are learning how to get better deals and save more money on product and services. So ito ay totoo. Kasi itong do it yourself, katulad sa amin dati, bibili kami ng ano ng ticket, halimbawa magta-travel kami, punta kami sa travel agency. But ngayon kami na mismo. So pati yung travel namin, isa rin yan na ginagawa namin na sa business, na pati yung travel is parang free na rin, no? So yung mga membership, katulad sa amin, dahil military yung husband ko, meron kami mga free membership. Free ang taxes namin pag bumibili, di ba? So yung mga Amazon, eBay, meron kaming mga way para pag member kami, nakakabili kami ng maraming discount. Katulad ng mga healthcare, mga supplement, na bibili namin yan ng mura kasi member kami. So pag gusto naming bumili ng, for example, ng mga lesson, pag member din kami, nakakabili kami ng mura. So napakaganda na maging member tayo ng mga bagay na yan. Kasi unang-una, makatipid tayo, di ba? At yung mga yan minsan, merong opportunity side na pwede nating pag nag-introduce tayo, mas may makukuha tayo mga points na makakasave din sa atin, di ba? So may mga ganun. So kaya kami sa membership talagang gusto namin yan. Kahit yung travel namin nalilibre or discount, pagbili namin ng ticket,
pagbili namin ng mga things, mga lotion, mga shampoo. So yung mga yun na mga bagay na yung mga lessons na na-free din kami. Kasi member nga kami. So pag member pala tayo sa mga bagay-bagay na yan, hindi man natin gawing business, marami tayong matitipid. So yun ang kagandahan. So yung natipid natin, pwede na nating idagdag dun sa ating savings, di ba? So IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. Thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from International Marketing Group platform to be get educated in all aspect of personal finance. So dito ma-educate tayo kasi may magtuturo. Then sunod have access to 1,200 of financial product and services. So dito din magkakaroon tayo ng access sa mga real estate, sa mga investment na hindi na tayo magbabayad, no? So meron din tayo ditong training and support to manage your money. So yung mga training na yan, katulad sa akin, dito rin ako nag-aral ng financial planning, no? So natutunan ko rin yan kasi dito, kumbaga may discount na yung pag-aaral, no? Dahil member ka ni IMG, meron kang discount. So ako nung nag-enroll ako, magkano lang binayaran ko? Siguro 1,500 or nakalimutan ko na, nasa 1,000 plus lang siguro yung binayaran ko para makapag-aral ako. Then sunod itong save money on various product and services. So meron din tayo mga discount kasi nga tayo ay IMG member, may mga discount tayo pag bibili ng real estate, may discount tayo. So malaking bagay na rin yon, di ba? Pag na-plan na pag-isip ka na na yung naipon mo, gusto mong ibili ng bahay, ng lupa, so meron tayong discount. Then earn commission by sharing their know-how with customer in the fast-growing industry. So bibigyan din tayo ng commission kapag kahalimbawa may in-introduce tayo na gusto rin bumili ng real estate, no? Bibigyan tayo ng ng commission kasi tayo nag-introduce. So para na rin tayong sub-agent, no? Alam ko, alam niyo yung mga real estate agent na ganun. So tayo para na rin tayong para tayong sub-agent. So meron din tayong commission. Hindi nga lang ganun kalaki pero okay na rin. So you can learn and earn in financial industry. So magandang bagay, di ba? So yan ang benefits ng being a member. So pag member tayo ng isang company, meron tayong access, may discount tayo. Pag nag-introduce tayo, meron din tayong commission. So yun, kaya kami, marami kaming nagagawa. Kasi pati sa mga hotels, may discount kami. Hi babe, you're home. Mm-mm. So then ayan, who do you know how money works? So itong paano ba talaga yung money nag-work? So itong X-curve concept, tapos the rule of 10-20, tapos yung magic of compound interest. So itong tatlong formula na to, ito yung mga ginagamit ng mga businessman, yung mga nagsasuccess, yung mga mayaman, ito yung ginagamit nilang formula kaya sila nakakarating doon sa gusto nilang puntahan. So katulad nitong X-curve concept. Itong X-curve concept, pag bata pa tayo, unang-una hindi pa tayo secure, 'di ba? Nag-uumpisa pa lang tayo, mag-aasawa pa lang, 'di ba? Pero pag tumanda na tayo, dapat secure na tayo, no? So ibig sabihin, pag bata ka pa, malakas ka, pwede ka magtrabaho, pwede mong gawin lahat, 'di ba? Walang problema. Pero pag matanda ka na, ang dami mo ng problema. So dapat, dahil marami kang problema pag matanda ka na, dapat secure ka na. Kumbaga, kumpleto na yung pera mo na nandiyan na, just in case anong mangyari sa iyo, ready yung pera mo. So paano 'yan ginagawa? So unang-una, pag bata ka pa, dapat nagbi-build ka ng wealth. So ibig sabihin, younger, taking care of your family, tapos nagtatrabaho ka, dapat nag-iipon ka na. So sabi nga ni Bo Sanchez, 10% or 20% is save mo, no? I-save mo na yan. So dapat nagsisave ka ng bata ka pa. Once nag-start ka magtrabaho, nagsisave ka na. Kasi katulad ng husband ko, nung nag-start siya magtrabaho, nagsisave na siya. So every month talagang merong party para dun sa savings niya. So habang ngayon, di magtumatanda siya, before siya mag-retire, may mga naipon na siya kasi nag-umpisa siya nung nasa 20 years old siya, di ba? Nag-umpisa na siya mag-ipon. So ngayon, pag na di matanda ka na, syempre magre-retire ka na. Ngayon, pag nag-retire ka, ang salary
ang income mong retirement na pension mo kumokonte, di ba? E paano kung may nag-aaral na anak? Yung anak mo nag-college na. Kailangan mo na ng money na malaki pang college. Pero yung salary mo kalahati na lang, di ba? Hindi naaabutin. Mahirapan ka na. Tapos syempre, pag may edad ka, nagkakasakit ka. So, paano yung pagpapagamot mo? So, dapat pala, mula nung bata ka pa, nag-invest ka na, inipon mo na yung pera mo para pagdating mo ng pagtanda, yung pera mo madami na. So, tapos ito naman, 10-20 rules. Ito naman is kung gusto mo daw maprotektahan ang iyong family na kung mawalan ka ng work, matanggal ka sa trabaho, or kung ano man na dumating, no? Na maalis ka sa trabaho, wala na yung income mo. So, paano mo mapoprotektahan ang salary mo? So, dapat daw pala meron ka ng 10 years worth ng iyong salary. So, ibig sabihin, kung magkano ang salary mo ngayon, i-times 12 mo yan. So, yan, 1 year. I-times 12, i-times 10 mo pa yan. So, ibig sabihin, ang salary mo or income mo for 10 years, wag mong gagalawin, wag mong babawasan. So, pag meron ka daw perang ganyan, ang gagawin mo daw is i-invest mo daw yan sa 10% na interest rate para yung income mo ngayon, mawalan ka man ng work, yung income mo pumapasok pa rin. So, yung family mo kakain pa rin. Hindi mababawasan yung kanilang hindi sila mawawala ng pera na panggastos sa pang-araw-araw, di ba? Pero kung gusto mo daw na medyo maganda-ganda ang buhay mo, no? Ma-enjoy din yung family, mag-travel-travel din, kinakailangan pala na meron kang perang worth ng 20 years ng iyong income. So 20 years na hindi mo gagalawin ang income mo, dapat ganun ang pera mo. So tingnan na, i-times mo na lang yung magkano yung income mo every month, i-times 12 mo, then i-times 10 mo kasi 10 years, di ba? Or ito naman, i-times 20 mo, hindi 10, no? 20, kung gusto mong medyo hanggang pag-retire mo is magkakasya yung iyong pera, no? Or mag-i-enjoy-enjoy ka rin, mag-travel-travel ka na rin. So, yun, kailangan mo pala ng worth 20 years. Tapos, ito namang magic of compound interest. Saan mo ba ilalagay ang pera mo para dumami, no? Sabi daw dito na itong the rule of 72 na concept ni Einstein ang sinasabi dito na ang pera daw nagdodoble kapag ka i-divide mo daw yung 72, i-divide mo doon sa interest rate, no? Halimbawa nilagay mo sa 4%, i-divide mo sa 4, 72 divided by 4 equals 18. Ibig sabihin 18 years pa pala bago madoble ang pera mo. So halimbawa naman ang pera mo nilagay mo sa 8%, 72 divided by 8 equals 9. Ibig sabihin 9 years pa pala yan bago madoble. So ito naman sunod, halimbawa 72 nilagay mo na ang pera mo naman nilagay mo sa 12% interest rate. So ibig sabihin 72 divided by 12 equals 6. So ibig sabihin ang pera mo 6 na taon pa bago madodoble. So kung gusto mong malaman kung kailan madodoble ang pera mo, 72 i-divide mo sa interest rate na pinaglagyan mo, malalaman mo daw kung ilang years bago yan madodoble. So yon. Then ito ang sunod, itong do you know how about savings and investment? So merong tinatawag na mutual fund. So yung mutual fund, yan yung every month ka lang maghuhulog. Pag wala kang ganong malaking pera, so every month kukunin mo yung sa income mo yung maliit na halaga na magsusobra doon at yun ang isa-save mo. Tawag doon mutual fund. So matagal na panahon mo siya itatago para mag-i-interest siya. So pwede mo siyang ilagay sa medyo mababang interest rate. Kung nilagay mo sa 4%, alam mo na kung kailan niya madodoble, di ba? So, nasa sa'yo kung saan mo ilalagay. So, mutual fund ang tawag doon kung konti lang ang pera mo. So, do you realize that the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes that you are mostly likely losing money every day? So, sa banko, alam natin na ang pera kahit ilagay mo dyan, wala pang 1%, di ba? Tapos, people will face the problem of living a long life without adequate income. So alam natin yan na ngayon, pagka mahaba ang buhay mo at wala kang naipon, wala kang income, may problema ka palagi, di ba? So yon, kaya daw talagang kailangan natin na maintindihan. We understand and proper preparation can build up your future retirement. So dapat nagpe-prepare na tayo. Kung hindi natin 'to natutunan noon, dapat ngayon dahil natututunan na natin, dapat mag-start na tayo ngayon.
mag-prepare, di ba? Tapos, do you know about life insurance? So, ang insurance, maraming insurance. Hindi lang basta insurance. So, dapat bawat tayo papasok sa isang insurance, alam natin ano ba tong klaseng insurance na to? Ano ba benefits na to? Kasi karamihan sa atin, yung mga insurance, hindi natin binabasa ang policy. Pagdating ng panahon, ay bakit hindi ko pwedeng gamitin? Kasi hindi pala nakasulat doon. So, dapat alam natin tong the difference between term life, whole life, universal life, variable life, index life. Tapos, ano yung tinatawag na group insurance? How group insurance in your workplace work? So usually, yung group insurance, yan yung mga tao na may nagtatrabaho sa company. Yung company ang kumukuha ng group insurance. So pag umalis ka sa trabaho mo yan, wala ka ng insurance. So dapat alam natin yan. Na iniisip natin, ay may insurance ako kasi may work ako. Pag natanggal ka sa trabaho or umalis ka, wala ka ng insurance. So ang sunod itong the DIME method of to calculate your insurance protection need. Are you properly insured or underinsured? So itong time method of calculation, dapat alam natin kung talagang tama ba yung ating insurance. Kasi pag hindi, katulad ng tatay ko, ang insurance niya noon 3,000 pesos, talagang hindi naman sa amin nakapag, hindi kami na supportahan ng 3,000 pesos noong panahon na yon. So time method to calculate. Ang tawag dito, DIME method of calculation. So, ito, pwede nating i-Google. Merong nakasulat doon na DIME is debts. Kung magkano ang utang mo, income, yan na yung 10 years or 20 years na income mo. Then, mortgage, yan kung may utang ka sa bahay, lupa, or sasakyan. And, at saka yung E, ang education ng anak mo. So, dapat lahat pala yan pina-plus. Then, yun pala ang dapat na na insurance mo na coverage para masuportahan sila just in case kung ano mangyari. Then, are you insurable or uninsurable? So, bata ka pa ba para ma-insured o baka mamaya naghihintay ka hanggang hindi ka na na-insured? Or baka naghintay ka nung may sakit ka na hindi ka na pwedeng i-insured, di ba? Then, sabi nga dito, one in two men and one in three women will have the risk of developing cancer during their lifetime. Also, 80 million Americans have one or more types of heart disease. It's even worse in the Philippines. So alam natin yan. Itong pandemic, alam nyo ba talagang madami ang nagkakasakit, madami din ang nahuhospital at madami din ang namamatay. So yan, talagang kailangan na meron tayong insurance. Then tax advantage of cash value in life insurance such as tax deferred growth, tax free withdrawal and tax free death benefits, meron pa lang mga ganun. So dapat alamin natin yan. Sabi nga dito, are you the type of person who buy insurance and put the policy in the cabinet and never look at it? So kailangan natin na matutunan. You can learn how to properly protect your family. So, ang sunod, do you know about long-term care? What if you live too long? Kasi ngayon, is either hindi ka healthy or very healthy ka. Ang tao ngayon, hindi mo wala nang nasa gitna. Is either hindi healthy or very healthy. Kasi conscious na tayo sa health, no? So, the life income option of a long-term care can provide you with income as long as you live. So, meron palang tinatawag na long-term care. Long-term care to provide your healthcare when you retire and when you stop working. Someone to take care of you when you get old. So itong long-term care pala, ito yung healthcare na hanggang tumanda ka, alagaan ka, no? Depende rin sa ibabayad mo. Bayad ka ng madami, sagot nila kung magkasakit ka hanggang nagkaedad ka na. Or kung babayad ka ng konti, baka kalahati or konti lang din ang sagutin. So, how comfortable is your health care situation after age of 60? Depends on the decision you make today. So, meron na ba kayong health care? Kung wala pa, ngayon na. Do you expect the government or your children to take care of you if you live too long? Siyempre, hindi. Di ba yung mga bata, hindi naman nag-aasikaso sa magulang ngayon. So you can prepare for your golden years. So kailangan na mag-prepare. Then sunod itong, do you know about high cost of education, no? So most parents don't prepare their children's college educational fund. Many would prepare not to think about it at all, hoping that things will somehow work out. So hindi natin iniisip, talagang karamihan sa magulang hindi man iniisip yung pag-aaral ng anak. So pag hindi mo pinag-aral at tumanda ka, wala mag-alaga din sa iyo. So it is important to understand college costs, the admission process, financial aid, and how to navigate the complex college funding system. So importante pala na alam natin magkakano ba yan. Kasama yan dun sa planning kanina, di ba? Kasi pag hindi natin alam magkano ang college, ang handa natin pala ikakukunti lang, hindi makapag-college yung anak, di ba?
then do you can understand and participate in college planning program and help save for the children's college education. So pwede naman pala tayo mag-attend at aralin natin para at least pag nagplano tayo, kasama yung education ng bata sa plano natin dun sa ating financial foundation. Then we can put so much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into the college planning. So totoo yan, ang dami nang nag-birthday, kung ano nang ginawa ng mga bata, mga sports, pero hindi naglaan para sa future ng bata, para pala sa college, no? Take charge of your children's future. Then protect your future. So do you know without proper planning, your asset and family may not be protected, no? Who will care for your underage children? How will you keep an 18-year-old from spending his or her inheritance? Who gets your home? Who inherits all your bank account? Can you avoid family argument over your belongings and keepsake? Who will operate and own your business? Who decide your healthcare or end-of-life decision? Do you have a will? So itong mga bagay na to, minsan hindi natin inaayos, no? So meron palang company na nag-aayos ng mga to kapag hindi tayo marunong. So it's good to have your wishes documented so they can be carried out. So kailangan pala na may nag-aasikaso nito kasi minsan hindi natin alam, di ba, kung ano mangyari sa atin. At least ito ay taken care of na. Okay, so become a member of IMG. Ito yung mga benefits as associate, no? Free financial ebook, financial workshop, financial e-workshop, free life insurance licensing reviewer ebook, so meron tayo niyan, free financial check-up, exclusive membership price of AFP certification, katulad sa akin, nagkaroon ako ng discount, up to 300 free personal accident insurance for Philippines member, up to 800 free PAI for international coded members. So may free ng accident insurance, life insurance sa Philippines, up to 300,000. At sa ibang bansa naman, yung mga nasa abroad, hanggang 800,000. Vision care benefits, free yung frame at saka eye examination. Then free unlimited consultation and discounted medical services for member through our partner Kaiser Medical Center. So free pala yung consultation at saka yung mga may discount tayo sa medical services. Then, discounted medical services for family members, no? Immediate family through our partner, Kaiser Medical. So, yun din, may free. Then, become an automatic mutual fund investor in IMG Solivo Strategic Fund. Exclusive access to healthcare product and services. Access to life insurance product exclusive to IMG member. Free investment seminar and mutual funds at zero entry fee sales load. Access to the latest investment updates, guidelines, and analysis through one of the best online trading tools, MyTrade. Payment facility for IMG transaction and special rate exclusive to member through partner with Palawan Pawn Shop. Save your money on non-life insurance, savings on real estate purchases, special discount on memorial as an interment package at Heaven of Infinity, Batangas. Cheers. Okay, cheers. Ayan, yung asawa ko nagdala na ng wine time na. Okay, so hindi tayo nagbebenta ng mutual fund dito, no? So meron lang tayo mga access at saka free. Then discounted prices on special courses offered exclusively by the best mentor and coaches in the industry on online media, email marketing, book writing, and real estate. Access to exclusive memorial concert service, access to asset preservation service that will help you set up a corporation that at the least possible cost may discount. Use savings and hassle free for car purchase experience through IMG Auto Program. So may discount then. Create a business when you can manage your time freely, become debt-free, and build a strong community that help develop a strong financial foundation for families. Attend life-changing convention and get an awesome adventure through the Travel Reward Program. Receive the world-class recognition for your relentless effort, dedication, and passion for the financial literacy mission. So yun, free healthcare coverage for marketing director up to executive position, subject to qualification of the minimum requirements. Access to the most innovative platform for IMG members, the members portal available anytime, anywhere.
access to the best digital marketing platform exclusive created for IMG members. Receive the member support you need from the latest update, new runs, reminders sent straight to your email and on your members portal. Access to NeuraCash, the exclusive e-wallet facility for IMG member, where you can receive commission, transfer fund, and pay bills through the kiosk. Then, exclusive benefits to overseas member. Receive an exclusive IMG Visa card you can use for your IMG transaction worldwide. Exclusive event promos and run worldwide protection benefit through our partner, Manila Bankers Insurance Corporation. No, so yan, meron tayong mga benefits from Manila Bankers. So ayan, makikita natin na napakaganda yung mga benefits nito. Then access to major providers. So ayan yung meron tayong healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied services. So lahat ng nakikita nating companies dito, katulad ng Kaiser, Manila Bankers, Fidelity Life, Ramper, Soldibo, Atram, PhilEquity, BPI, FAMI, Sun Life, SMDC, Ayala Land, DMCI, Bolt, MAA General Assurance, Standard Insurance, MAPFRE, Malayan Insurance, Pioneer, UCPB, Kaiser Medical Center, Everest, De Los Reyes Optical, MyTrade, APS, RFP, Palawan Padala, Palawan Express, Heaven of Infinity. So itong mga companies na to, meron tayong access dito. Hindi na natin kailangan maging member, basta member tayo ni IMG, meron tayo, pwede tayong kumuha ng mga product nila. Alright, so I think that's about it. So ayan, marami tayong mga benefits para sa overseas members, sa Philippine members. So ayan, sana naintindihan nating lahat. So ang daming benefits dito, talagang magugustuhan ninyo. At mura lang ang ating membership sa Philippines, 5,500. Isang beses lang magbabayad. Sa ibang bansa naman, nasa $200, more or less. Then isang beses din lang magbabayad. Then ang renewal ay 1,500 every year. So madali lang naman na nating magagawa, 'di ba? So okay, so kapag nagustuhan niyo, meron kayong nagustuhan dito, pwede niyo itanong sa inyong mga sponsors kung sino 'yung nag-invite sa inyo at you can register as soon as possible, mas maganda, 'di ba? All right? Thank you so much. So kung sino ang nag-share sa inyo nitong video na 'to, pwede ninyo silang tanungin at kung hindi niyo alam kung sino ang nag-share sa inyo, we are here to assist you. Okay? Mary Grace Stein and I'm here to help you. Thank you so much.